Dalawang buwan bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Formal lang magkaalyansa ang partido ng Pangulo at ang partidong misa niyang iniwan. Yan ang Nationalista Party na naging partido rin noon ng kanyang ama. Nakatutok si Ian Cruz. Please stand. Wala nang isang taon bago ang eleksyon 2025. Nagpanday ng panibagong alyansa ang partido ni Pangulong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP. At ang isa sa pinakamatandang partido ng bansa, ang Nationalista Party o NP. Ang NP na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar ang pinakabagong kaalyado ng PFP na nauna na nakipag-alyansa sa Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. I'm very, very happy that we are today formalizing that alliance. And that alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. Ang Pangulo na mismo ang nagkwento na nanggaling din naman siya sa Nationalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Tumiwalag lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong eleksyon 2022. Umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong presidente, nagmamadali ako. At NP was still the Nationalista Party leadership was still trying to assess what will be the political situation for the last political cycles of election ng 2022. Hindi dahil hindi kami nagkasundo, dahil ako'y nagmamadali. Wala pa raw senatorial lineup sa ngayon ang koalisyon, pero naniniwala ang PFP na malaki ang tsansa na ang mga i-endorso nilang kandidato ang mangunguna sa midterm elections. Pagdating ng eleksyon talagang malaki dahil halos mag-uusap-usap na lang kami kung sino yung ilalaban at magpag-uusap-usapan na rin lang namin kung ano ang mangyayari doon sa mga different areas natin. Ayon kay Representative Ace Barbers ng NP, nasa 28 miyembro ng Kamara ang kasapi ng Nationalista. Nasa 10 naman ang gobernador at mas marami pa raw sa iba pang local posts. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.